Hello, hello, hello. Good morning po sa ating lahat. Happy, beautiful, peaceful, and wonderful Sunday po. Ito po yung lingkod Tito Johnny M ng Sparkling Radio Program, DWBL 1242 kHz AM Station. At kasama ko ngayong umaga, ang nag-iisang bituin ng SRP. Bituin ha. Walang iba kundi si Coach Net Canosa. Hello, good morning, good morning, good morning everyone. Good Sunday, good vibes. Positive lang tayo, sir. Good morning, Sir Johnny. Good morning. Parang ansaya-saya mo ngayong linggo, ah. Yes, siyempre naman. Ang dami natin pinanggalingan ngayong linggong ito. Nag-event tayo, nag-workshop tayo. Oh, the good Sunday, good vibes tayo this week. Yes, oo. Ang daming blessing, ano? Yes, super dami. At binabati ko, siyempre, ano, ang ating barangay captain ng San Isidro, Taytay Rizal, na si DFC Dante Francisco. Ganun na rin ang kanyang kagawad na si kagawad Juby Habakon. Okay sir, magpapasalamat lang naman ako doon sa nakaraang event natin noong June 22. I think it's 23, Friday. Yes, 23 sa Madre Julia Gilia. And invited tayo nila mami ni Edward, saka ni Micah, yung nag-aaral doon si Micah Guzman. Oh. And thanks to all the teacher and sister of Madre Gilia. Pasensya na po, hindi ko na ko lahat ng names. So para wala akong ma-miss, lahating ko na sila. Thank you so much sa warm welcome po ninyo. At saka nagte-thankful din po yung mga talent ng SSP sa inyong lahat dyan sa sobra-sobrang pagtanggap ninyo sa amin. And then, sir, sa SM Center natin, collaboration with Pastor Jun Matundan. Yes, oo. Yes. At kasama natin dyan, syempre, ang Sinag Pilipina. Yes. El Presidente Digong. Sophie Paris. Yes. CY. CY Gabriel. Yes. At nandyan din, syempre, ang kasama natin yung sumayaw, yung BJMP. Yes, ay nagulat. Alam mo, sabi ni Inyaki, sabi niya, idol ko yung si ate, yung talaga sumayaw, yung ang galing sumayaw, tatlo sila, di ba? Yung sa gitna. Yes, yeah, sabi niya, idol ko yun, ang galing-galing niya. Magaling, sobra. Maganda yung ano nila, maganda talaga. Uh-huh. Just imagine, at saka ang ganda ng event na yan, in collaboration with the Sparking Radio Program and Sparking Stars Production. Kasi it's about drugs, no? Yes, drug awareness. Yes, drug awareness yan. And then yung ano sila, Danfest Against Drugs, yung kanilang ano concept doon. At ang dami nanood. Yeah, sobrang dami. Naku, grabe. Tapos mga schools. Yes, diba? Congratulations. Congratulations to Barbies, us. The squad. Press ang Marias. Yes. Ah, nagpapabati sila, Jerlyn. Yes, Jerlyn. Precious. Tintin, Benjo, Inyaki, si Kit, si Jessica, si, and then the Barbies, lahat sila. Yes, okay. Uh-huh. Kasama yung the Barbies kasama dyan. The squad. Urban Stars kasi itong ibang. And I would like to say hello and thank you kay Mami Ariam Silobian. Yes, thank you so sa much. Sa continuous support niya sa atin, pagbibigay ng gift check sa mga mall shows. Yes, thank you. And then, this time may pasabog siya, ha? Yes, mayroon siyang ibibigay, something. Malaman sa na lang. Sa susunod na mall show, yes, pipili daw ang mga judges na best in makeup and they are willing to give cash prize. Yes. Hindi lang ano yan, hindi lang gift check. Okay, bago natin ituloy ating daldalan, batiin natin syempre, magbigay pugay tayo sa mga nagse-celebrate ng kaarawan nila. Yes, thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Yeah.
Yes, happy happy birthday, belated happy birthday kay Victoria Deloso. Yung sa mamaya kay Det Deloso, thank you. Malapit na rin birthday niya, advance happy birthday kay rin sa Gutierrez Bilota, Saison Winald, and teka, sir, Junela Padro, and advance na rin sa kakila Aryam, malapit na rin ang birthday. Saka yung aking kay Rowena Papa, malapit na ang birthday rin niya, Julie. And yung, ang aking manugang na si Julius Roa, and upcoming na yon. Okay. And then also happy birthday kay Carl Brent Carlos, kay Alvin Tan, kay Mami Lani Ginto, and then si Pang Come On, ganun na rin kay Sol Calma, Asper, kay Francis Lane Gloriani, kay Mami Ariam. Ay, yes, happy birthday. Yes, and we have also a birthday celebrant si Jackie Linago, Jerry Mangada, si Mami Mariche, at ganun din si Mami Valerio sa happy Estilo SSP. Yes, happy happy. Oy, mamaya nandiyan tayo sa Estilo, ma'am. Ay, mamaya nandiyan tayo sa Taytay Rizal, mamaya may workshop pa rin tayo. Yes, actually ang workshop sa Taytay, Estilo SSP, nag-start na siya kahapon. Yes, 1 p.m. kahapon, and then today, and then next bali 5 session ang gagawin nating diyan workshop. Sana na kayo. Habol na kayo, habol. Andun kami mamaya ulit. Yes, opo, opo. Mm-mm. Panoorin niyo po kami diyan. Puntahan niyo po kami diyan, panoorin tuloy. Sa YouTube lang. Uh-oh. Panoorin niyo, hindi, punta na kayo, magpa-workshop na kayo para sa upcoming movie namin na gagawin din diyan sa Taytay. Yes, yes. Yes. At kahapon, maganda naman yung outcome ng workshop. Yes, maganda natin, naman. Yes. And thank you very much kay Tito Ben. At Tito Matulid, Ivan. Kay Tito Ivan. Nakikinig sila ngayon. Yes, hello. Siyempre, good morning. Kailangan i-greet ko ang ating boss, si Boss Schubert de la Cruz. Sir Schubert. Ganun na rin si Direk Sky. Yes, Direk. Tulog pa ata sila nung umalis tayo. Natutulog pa. Ako nga sabi ko, bakit ang laki ng eyebag ko ngayon? Alam mo na yan. Puyat-puyat kasi pag may time, tulog din ng maaga. Ano ba yan? Hindi naman maiwasan. Grabe yan. Siya, oh. Mm-hmm. Oo. And anong, sir, ang dami natin ano ba ngayon. Oh, yes, oo. Pero before that, ang dami natin trending balita, sir. Yun, ang trending balita, ang ganda. Hay! Ang saya-saya. Nakaloka na ito. Ang saya-saya. Nako, Stephen Soccer, my God. Alam mo ba, sir, ito ang highlights natin. Nag-search muna siya, nag-research muna siya sa Pinas before niyan in-interview si Strelianis. Grabe, kaya bomba. Ang nakakahiya ngayon, mamaya pag-usapan yes, natin. Yes, pag-usapan natin yan. Nakakahiya yung ginawa ni Trillanes. Parang siya ang taga-Pilipinas, siya ang senador ng Pilipinas, tapos siya pa ang puro hearsay at walang alam. Mamaya yes, hindi niya alam yung mga mamaya sinabi niya. Mamaya kasama, alam mo ba, laman lahat ng balita ngayon, yung kahihiyang ginawa ni Trillanes. Yung nga nakakatawa kasi hindi niya alam na nag-research na yung tao before siya in-interview. Yes. Kaya tuloy, napahiya siya. And to tell you frankly po, mas paniniwalaan mo pa yung research ni Stephen Sacker. Yes. Mm-mm. Tapos meron pang nag-trending ngayon. Yeah. Yung fake news. Yes, yung fake news. Palagay ko pag itong fake news ay nalagdaan at naging isang batas na, unang makukulong dito si Trillanes. Pati sila Senator Enrile talaga bumabanat din, grabe. Yes, tingin naman si Senator Enrile, no? Sabihin na natin na yan talaga nagsasalita yan kung kinakailangan. Yes, ang dami rin mga concerned citizens na nag-aano rin about Marawi, about sa Visayas. Grabe. Mamaya natin pag-usapan lahat. Speaking of Marawi, ano na siya, ha? Lampas na tayo ng one month. Yes, ang martial law doon. Grabe nang tagal. Yes, pwede naman extend yung martial law. Extend talaga. Hanggat hindi tapos ang doon, ang presidente natin, meron siyang rights na extend ang martial law. Yeah. Pero sabi nila is no more than 90% na re-recover ng mga barangays na maganda. Yes, parang ganun. Hindi ko lang alam. Hindi ako doon, pero parang ganun sinasabi. Pero tignan natin this coming kung anong totoo doon. Mm-hmm. Sana nga sir matapos na to, maano na natin ng Marawi. Ang nakakagulat lang, bakit hindi maubos-ubos yung bala? Sir, alam mo na. Somebody is supplying them. Yes.
Ayan lang, paka-imposible naman. Saan sila kukuha kung wala na supply? At saka po yung mga ano dito, na sa Luzon, dito sa particular yung Manila, yung mga nagra-rally dyan sa ano, against martial law, sana bigyan ng sasakyan ng gobyerno yan, papuntahin dun para makita nila kung ano yung... Yes, punta kayo para makita ninyo, hindi yung dito kayo mag-ano eh. Dito kayo daldal ng daldal. Di ba ninyo alam kung gaano kahirap sa Marawi ngayon? Anyway, sa since Sunday ngayon, kailangan good vibes tayo. Bigyan natin ng awitin ang ating mga tatay. Yes. Thank you.
tayo nagbabalik sa DWBL 1242 kHz Sparkling Radio Program. Time check 10:15 AM. Yes, ito po muli ang yung Tito Johnny M. At katabi natin ngayon ang dalawang cute na cute na mga bata. Super cute. Oo, sila po ay member ng Kids on the Moves. Oh, yes. At katabi ko dito, si RJ Romel John G. Amil. Bumati ka, Romel. Hi, ako nga po pala si Romel John G. Amil at binabati ko nga po pala ang mga taga Iloilo Tigbawan. Taga Iloilo pala si RJ, si Romel. And syempre, we have here Kerbin. Yes, Pantohat, right? Mandoha. Okay. Bandoha. Yes. Okay. Hi, binabati ko nga po pala ang aking mga pinsan, tita, sa Bulacan at Bisaya. Yun. Binati ka agad eh. Nag-hi siya. Nag-hi siya sabay hello sa mga ano. It's okay, oo. Anak. It's okay. Mm-hmm. Okay. So, kumusta naman kayong dalawa? Okay. Huh? Romel and sige, magsalita. Oo, lapit kayo ha pag magsasalita. Actually po, sila po ay lima sila magkakagrupo. Yes, lima sila sa Kids on the Move. Kaya lang medyo, ano yung schedule ng mami nung isa, medyo bigla ang may lakad. Okay. So, hindi nakarating. Mm-hmm. Pero sayang, sana sa susunod, kumpleto naman sila. Yes. Si Kerbin Katama. Kerbin, yes, Kerbin. Kerbin, saan ka nag-aaral ngayon? Sa MIPS po. Sa? Mary Immaculate Power Special School po. Lakas mo. Saan to? Sa? Mary Immaculate Power Special School po. Saan siya? Saan siya? Sa Rainbow po. Sa Harapan po. Saan? Saan ito? Moonwalk. Okay. Oo, sa Moonwalk. Okay. Oo. At si ano naman, si RJ. RJ, nag-aaral ka na? Opo. Sige, saan ka nag-aaral, iho? Nag-aaral po ako sa RP Cruz Elementary School. Mm-hmm. Okay. Saan naman po yung RP Cruz? Parang pare sa iyo lang ano sa Bikutan po. Okay. Dito naman sa Moonwalk. At anong grade nila? Si Kerbin? Grade 4 po. Grade 4. At si Romel? Grade 6 po. Ah? Oh! Talaga? Alam mo, pag pinagtabi mo to, kung makikita lang po ninyo itong dalawa to, kala mo kambal eh. May malaki at maliit lang. Kaya lang, mas matanda pala to si Romel kay Kerbin. Bakit anak? Romel is 10 years old. Oh. Yes, 9 naman si ano. Oh. Si ano Kerbin. Grade 6 siya, grade 4 years old pa ako nag-aral. Ay, ang aga. Ano to, na-accelerate siya? Kaya naman pala eh. Ay, natalinong bata nito. Sana ganyan din ang utak ko. Sana, kaso hindi nangyari. Hindi nga nangyari, sayang. Sana tapos na ako ng college noon pa, no? Sana. Sana. Huwag na tayong kumata, baka umulat sa labas. Okay. Ano ngayon? Ano mga ginagawa ninyo? Ano mga pinagkakaabalahan ninyo? Ikaw, Kerbin? Nanonood lang po ng TV. Ay, nanonood ka lang ng TV. Pero ano na, starting class ninyo, no? Nag-starting class? Mm-hmm. Sir, alam niyo ba? Bakit pag ang mga bata, pag tinanong mo, nag-start na sila ng class, gano'n lang, parang malungkot. Anong paborito ninyo sa subject niyo? Ayun ang tanong ko lang. Anong paborito mo? Ano po, yung recess. English. Kala ko recess eh. Ikaw, Romel. Science. Ay, sayang. Wow. Sayang naman ako. Sayang ikaw? Recess sana. Kaso ikaw? Wala naman baon. Kaya doon lang sa loob ng room din ako. Hindi rin ako lumalabas. Ganon? Yes, ganon talaga. Minsan, magkano lang nung araw, di ba? Nung araw, hindi ko alam eh. Ay, hindi mo alam? Oo. Mamera sa'yo sa akin, 5. Ako na naman ang tiniro. Mamera. Mamera sa'yo sa akin, 5. Nabutak po. Pero cinco. Alam mo, mas, noon, mas maganda kasi yung mga bata hindi nila alam ko ano yung mamera tsaka 5. Hindi mo ba alam yung chichero na mahabang ganyan? 5-5 yun. Busog na kami sa ganon. Paghapon baon ko yun. Hindi nila alam si Charon. Alam nila yung mga crackers na ano. Pero bawal sa school yun, di ba, Mami? Pero masarap si Charon nung araw. Alam, kasama ni Romel, ang kanyang auntie, si Jenny V. Gomez. Narito siya ngayon sa studio. At si Kerbin naman. Sinong kasama mo, Kerbin? Si ate. Pinsan ko po. Si ano Jovelyn. Jovelyn. Asa si Mami? Iniwanan ka. Nagtrabaho po. Ay, wag mo yaka. Sunday? Wag mo halikan yung Sunday, mic na. Sunday, nagtrabaho. At si Romel naman, asa si Mami? Nasa Iloilo po. Ay, layo ha.
Ano ginagawa niya sa iyo? Ay, siya papauwi pa lang, ano? Ah, okay. Oo. Papanood mo sa kanila. Alam mo, ang galing sumayaw nito mga bata na to. Yes. And thankful ako kay sa mami ni Jayden, ha? Jayden. At ang ano nila, ang naka-discover sa kanila, si Delic Sky. Yes. Yes. Nakitaan nila na, wow, marunong to mga bata to at mga cute at mga magaganda. Kaya nga sabi ko eh, sayang na huli, ang dami nag-skydome na kami. Oh, sa, yes, kung nakasama sky namin, nag-sky, kasama namin sa skydome. Anyways, meron pa naman tayo, yes, sa... Yes, may upcoming naman tayo this time. Yes, oo. So, and also, it's a big event in collaboration, syempre ulit, ng ating kaibigan na si Sir Michael De Lara. Ah, si Michael De Lara. Ay, maganda yun. Pabunggaan na naman yun para sa Skype. Hindi, kita mo naman ang guest natin. Walang iba kundi si ano lang, langan, nilalang. Nilalang mo lang. Yung kumanta ng ikaw ang iibigin. Sino yun? Sino yun? Si Josh. Josh Yape. Yape ka dyan. Garcia. Ay, Josh Garcia. Sorry naman. Sorry, mali. Live tayo. Mali tayo. Sorry naman. Nagkamali lang ng bigkas. Okay, so kids, saan kayo mga nagpe-perform? Ang kids on the moves. Sa Star Mall Edsa. Nag-Star Mall Edsa na sila. Star Mall Edsa. Robinson Las Piñas. Nag-Las Piñas na. Okay. Very good kayo. And ano mga, maliban sa pagsasayaw, ano mga alam pa ninyong gawin? Ikaw, Kervin. Wala na po. Model. Ay, modeling. Modeling, oo. Oh, kumakanta ka ba? Hindi. Ano yung special skills mo ginagawa? Dancing lang? Opo. Okay. And then, si Romel? Romel anak, ikaw anong ano mo? Pinaka, skills mo? Kumakanta dancing ka? Dancing din po. Dancing. Hindi ka kumakanta anak? Medyo lang. Okay. Pwede. Okay. Alam mo kids, ano, pagka may time, paturuan ko kayo ng voice lesson, ha? Yes. Magtuturo sa inyo ng voice lesson si Ate Jessica nyo. Yes, si Ate Jessica na magtuturo ng voice lesson. Mm-hmm. No? At sa dance naman, sige, ano nyo po, sana, para madagdagan pa yung dance number ng mga bata. Meron silang sayo pa eh, sa susunod na mall show natin sa July. Maganda, may mag-iba naman kayo ng konting, na ibahin natin yung... gagawin ninyo mga ano ng sayaw ninyo. Kwentuhan nyo naman kami tungkol sa grupo nyo ng Kids on the Moves. Kailan pa nag-start pala yung Kids on the Moves? Ilang buwan na? Buwan pa lang ba? 1 year. Anong January? Ah, itong... Ito lang. Oh, ano na rin? 6 months na rin. Pero yung magkakasama kayo noon, mga ilang years na rin kayo magkakilala, magkakasama? 2 years? Ah, magto 2 years na rin. Ako, edi lalong cute pa itong mga ito noon. Nakakahiya dito sa aking ano. Okay, kids, about do sa schools ninyo, maliban do sa schools ninyo, if ever nakapag-taping na ba kayo? VTR. VTR. Okay. Opo. Bakit ang lambot mo sumagot? Opo. Ano po yan? Pero alam mo, malaking bagay na napasama sila dito sa atin sa Sparkling Radio Program tsaka sa Sparkling Stars Production dahil movies ang naka-line up sa atin. Event and movies. Yes. Dito tayo. Willing po ba silang mag, nag-acting workshop na ba yung mga bata? Hindi pa. Yes. Okay. May acting workshop ako, bata, pusin ko lang itong ano, and then magbibigay ako ng final kung kailan ako mag-start ulit. Okay. Sa SSP office namin, hindi kami. And then, kayong dalawa, nakapag-taping na ba kayo sa mga ano ninyo? Nakapag-taping na kayo sa mga teleserye, sa mga movie? No, Papa. Ano pa? Sige, hayaan ninyo malapit na magkakaroon tayo ng, sa aking mga mata, makab-workshop lang kayo, I think. Pasok ko dalawa sa karakter. Ito sa gagawin natin sa Taytay, sa trilogy. Yes, pwede rin sila makasama, if ever. Yes, pero sige, i-text ko po kayo. Pag-usapan na lang namin. Kasi titignan ko pa kung gano'ng kagagaling umarte ito, saka kung may kakaroon sila ng karakter na maganda, di ba, sir? Yes, oo. Mahalin natin. Okay. Kumusta ang pag-aaral, mga bata? Kumusta naman ang pag-aaral nyo? Okay lang. Scientist to eh. Okay lang. Okay lang. Ano bang gusto mong maging paglaki mo? Engineer. Ay, naku, masakit sa utak yan, sir. Wow. Masakit sa utak yan. 5 years yan, 5 years. At ikaw, Kervin? Doctor pa. Naku, 10 years. Pahalik ka na. 10 years.
Doktor. Pero maganda ang ano ng doktor talaga. Hinahalikan niya yung mic eh. Kanina ko sinasabi na, huwag mahalikan ng mic, anak. O sige, baka may gustong okay. batiin sila, Kervin. Okay, Romel, sa'yo. Mm-hmm. Binabati ko nga po pala si Ate Ay. Binabati ko din lahat ng nakikinig ng pati po pala si Ate Ay sa Singapore. Wow, nasa Singapore si Ate Ay. Mapapanood din Ate Ay ito, naka-live tayo tapos mamaya yung mami mo. Pwede itong panoorin replay. Bakit yung mami? Batiin mo na si mami sa kayo. Oo, nasa Iloilo, 'di ba? Binabati ko papalin pala si mama pati papa po. Pati pangalan mga kapatid nila. Po. Mga pangalan nila sabi mo na para binabati ko nga po pala si mama ko po na si Rona Gomez. Sino papa mo pangalan? At si papa ko po si Mogat Amil. Mga kapatid mo? Si Aljahil Gomez tsaka si Morjane. Okay. Wow. Okay, ikaw naman, Kervin. Binabati ko nga po pala lakasan mo na. Mga tita ko at tito ko at mga pinsan ko sa Laguna, Bulacan at sa Bicol. Binabati ko nga din po pala yung classmate ko. Hello po, Mama Rosana Palma. Hello po, Papa Rudy Palma. Kiladan yung BFF ko. Hello po para sa inyong lahat. Mm-hmm. Oh, at ang class advisor, anong pangalan ano ni teacher? Teacher Elijah po. Yung principal niyo, anong pangalan? Ma'am Lourdes. Okay. Ikaw na, Romel. Sinong teacher mo, class advisor? Advisor po namin si Ma'am Flores. Okay. At ang principal? Si Ma'am Pimentel. Ang tatalino ng mga bata, no? Kabisado nila, no? Kabisado nila. At least alam nila. Tayo, hindi ko na nga alam. Wala na na. Batiin mo naman si Melchora Aquino, di ba? Yun ang ano mo, principal grabe mo. Grabe ka, hindi ko naabutan yun. So. Ah, okay. Okay, Romel and Kervin, thank you so much sa time ninyo, ha? Sana next time, pag bumalik kayo dito, dapat kumpleto na kayo, ha? Hindi yung kulang kayo. Sayang yes, naman. Baka anong bilang mga nasa showbiz, anong masasabi nyo? Anong gusto nyong ibigay na advice sa mga gustong pumasok sa showbiz? Ano masasabi yung mga, di ba, gusto nyo pumasok ng showbiz? Kayo, ano masasabi nyo sa kanila? Kasi kayo, nandito na kayo, nag-i-start na kayo. Tawanan lang nila. Tinatawanan ako, sir. Paano ba yan? Mm-hmm. Oh. So, kailangan mag-aral muna, mag-aral no? Mag-aral muna. Tapos, pag may time, pwede naman pasukin ng showbiz, di ba? Time management lang yan, di ba? Tama? Opo. Apa. Yes, very time good. Time management. Mm-hmm. Yan ang ano ko sa mga bata. Yes. Matatalino to kailangan eh. Kailangan pag-aaral lang unahin. Tama ako? Romel and Kervin? Mm-hmm. Uy, nakagita. Naku, na-smilean lang nila ako, sir. Paano ba ito? Puro smile lang naabutan ko. Di bale, buti naka-live tayo. So, hello. Nakikita yung mga magagandang ngiti nila. Yes. Oh, hi kayo dyan, oh. Ayan, dito na. Okay, ito, so thank you very much. At sana makapasyal ulit kayo dito, ha? Okay. Ibigyan natin ng awitin ang ating mga father ngayon since still yes, a Father's happy Month. Father's Day sa lahat. Okay. Okay na. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Nahan kaya ikaw, Ontay. Natiis mo kami, Ninay, nalulumbay. Sa gabi at araw, hindi mapalagay. Hanggang sa madaling araw, kami naghihintay. Nahan kaya ikaw, Ortay, ikaw. Bakit di mabalik sa piling Sinabaling ako'y lumuwa at arawan. Huwag na nga
Saan kaya ikaw? O Nanay, bakit di magbalik sa piling ninay? Okay, tayo nagbabalik dito sa DWBL's Sparkling Radio Program. Time check, 10:30 a.m. Yes, 10:30 na. Yes, ang bilis ang oras. Ang bilis kasi naman mga bisita natin ngayon ay talaga namang mabilis din ang kanilang pag-ano dito sa atin, pagdating sa atin dito. Yes. Oo. At kanina, ang cute na mga gwapong ngayon, bata ay ang gaganda. Kasama pa rin po sila sa Kids on the Moves. Yes, sila at, yun. Siyempre, ang katabi ko dito ay si Jayden Peña at si Wendy Dorado. Okay. Wendy Dorado. Jayden, bumati ka sa ating mga nanonood sa ating YouTube at saka sa nakikinig sa ating radio. Hello po sa lahat ng nakikinig sa SRP. Hi to my papa, Melchor Peña, who is listening right now. Hi to Ate Janelle, Ate Jovi, Mama Jordan, and to my cousin Andrea and Princess, to all my classmates and teachers at Don Carlo Cavina School, and to my nanay Cora Refugio. Okay. Tito Tang and Tito Dennis, and please like our official page on FB Kids on the Moves. Thank you po. Pinabati ko si Tita Gara at si Tita Tito Tito Marjon at si Daddy at Mami Gina, yung mga teacher ko at sa mga classmate. Hello po. Mm-hmm. Yan po si, okay, si Wendy. Wendy Dorado. Wendy Dorado. Wow, ang gaganda naman itong mga kids na to, sir. Grabe. Mm-hmm. Alam mo naman si Direx Kay eh. Oo, ang bilis ang mata. Oo. Alam mo, I'm very thankful dahil kay, yan, sa mami ni Jayden. Mami, thank you very much. At sinama mo dito ang Kids, yes, on the Moves. At nagkaroon na sila pa ng first exposure, ano? Ah, second na ba? Sa Sparkling? First pa lang. First pa lang. First pa lang. First pa lang. At yan, Coach Net, masusundan, yes, pa yan. Yes, ng mga, natin. Sa SM Center, last week sila nag-first. Mm, kasama ni, sa Dance Fest, ano, yes, kasama Dance natin. Fest. Mm-hmm. Okay, yes. So, English speaking nga pala itong si Jayden. Si Wendy, yung English speaking nga ba, Wendy? Sa school kasi nila, talagang, ano, diba? Required ang English, ano? Ba't nakaka-intindi siya na Tagalog? Pwede pong English, pwede pong Tagalog. Ayun. Okay. Sino ang principal ng Don Carlo ngayon? Si Sister Chini Kabugos po. Ang galing naman. And then, your class advisor? Si Teacher Ellen Gala po. Eh, ikaw naman, ano, Wendy, sino ang ano, class advisor mo? Si Teacher Lou. Teacher And then, Lou. Sino ang principal ninyo doon? Si Teacher Lou din. Ay, siya lang din? Mm-hmm. Ay, nag-iisa. So, anong grades mo na? Grade 2. And grade 2? Grade 2. And si Jayden? 8. Grade 3 po. Grade 3. Okay, medyo late lang siya ng konti nag-ano. Grade 2 is, ano, no? 8 years old? Oo, eh siyempre, yes, di ba 7 years old ang ano, grade 1, yeah, tapos grade 2. Masyado siya nag-ano lang sa ano, 7 tapos years. Si Jayden is grade 3? Grade. And how young are you, Jayden? 8 pa po. 8. Grade 3 siya, medyo nauna lang ng konti. And then, maliban doon sa SM Center na pinanggalingan natin na nag-first kayo nag-event, saan pa kayo nag-event before? Sa Star Mall Bulacan po, sa Star Mall Las Piñas at sa Robinson's Las Piñas. Ah, okay. Mm-hmm. Grupo na kayo niyan? Opo. Okay. Ikaw naman, saan yung mga friends? Star Mall, Las Piñas, Robinson, Las Piñas, SM Center, SM Santa Misa, Star Mall, Bulacan. Okay. Ang laki na rin. Marami na rin, oo. So, V4 ba nakakapag, ano na kayo ng mga teleserye? Nakakapag-taping na kayo or nakakapag? Hindi pa po. Ah, okay. Nakakapag-workshop na ba kayo before? Opo. Ah, okay. Hindi na natin. Oo. Alam mo, the fact na nag-workshop ng mga bata, dapat yan. Sinasalang na yan sa, ano, sa mga drama. Acting workshop yung ginawa ninyo? Acting? Opo. Acting workshop? Ay, hindi pa po. Mm-hmm. Hindi pa. Model lang. Jayden. Jayden, aside from dancing, what are your skills?
Minsan po, kumakanta ako at saka po nasayaw po ng Maypoy. Maypoy yung, kaya lang plastic ang ginagamit niya, sir. Binanggit na niya sa akin noon na nagpo-poy dance siya, but ang gamit niya is yung plastic. Okay. Parang ano lang. Parang pong bola na yes, may parang tela. Parang bola na may tela. Parang ganun. Okay, so mami ha, ipakita natin yung skills na yun. Yung dancing sa next event niya, sa next event sa atin. Okay. Kasama sila doon. And si Wendy? Sa akin, ano, modeling at dancing and artist at skating. Okay. Magaling ka mag-skating. Saan ka nag-skating? Sa SM Center. Ay? Sa SM South Mall po. Okay. Mm-hmm. Mayroon palang skating range yes. doon. Kasama ni Mami, ni Jayden, ang kanyang, si Mami, ano? Si Mami Myra. Kasama niya ngayon. At si... Si, ano naman si Wendy, si, ang kasama niya ay si... Mami, ano pangalan? Mami Gina. Mami Gina. Hello, Mami Gina. Medyo nawala. Hinanap ko eh, maliit yung sulat eh. Mami Gina. Mag-ilo ka naman kay Mami Gina. Lumalabo na kasi yung mata eh. Kasi malabo talaga. Bakit pag sulat ko, lumalabo mata mo? Pero pagdating sa pera, ang bilis. Hindi ako yun. Huh? Mahinang mata ko talaga. Hindi ako yung malabo. Kasi... Mahinang mata pagdating sa pera. Oo, oh, oh, eh. Huwag na, hindi na natin. Hindi ko na sabi sa sino. Okay, hi ka naman kay Mami Gina Munwen. Hi, Mami Gina. Okay. Paano niyo pa napapagsabay ang inyong career sa study niyo? How do you make it study and career together? Career. Ako po kasi ano po, tinatawagan po ako ni Mami para po alam ko po yung ano po, para po alam ko po yung mga show ko. Okay. Kung ano-ano po, para po masabi ko po. Ah, okay. Very kung baga good. Sa ano, sir, sineset na niya kung pwedeng i-block or pwede siguro i-schedule or what, or pwede tanggan o ano, inaano nila yung parang, kung baga sa time management din. Yes, oo. Si Wendy, ganun Wendy, din? Wendy, ganun ka rin na. Napapayagan kasi yung school eh. So, napupunta ako sa school. Ah, okay. Good, ibig sabihin, pag nagpaalam ka at pumayag yung school, go ka. Pero pag hindi, Alam mo, Doña Carmen, mas maganda yung mga ganyang school kasi yes, yung learning did not end sa four yeah. corners of the room eh. Mm-hmm. Pero yung pagsama-sama nila na ganyan, nade-develop yung self-confidence, yes, yung mga ano ng mga bata. Mm-hmm. Kasi more on theoretical sa school. Yeah. Kaya yung pagsali nila dito, kita mo silang lima, ang galing nila, ang gulo-gulo na mga yan, pero pag tumugtog na, alam nila kung saan sila pupuesto. Yes. Sige na sila sasayaw. Pati mga formation and everything, alam nila lahat eh. Yes, mapapanoorin po natin ulit sila sa susunod na mall show ng Sparking yes, Stars Production. Yes, magkakaroon tayo. If ever na, may tumawag sa inyo, magti-taping kayo, pupunta at pupunta naman kayo siguro. Opo! Pero hindi pa kayo nakakapag, ano, di ba? Hindi pa kayo nakapag-tape sa mga teleserye na, ano? Hindi po! Sabay na sabay. Kambal kayo? Hindi po! Ay, gayon! Akala ko kambal kayo, sabay kayo sumagot, eh. Sabay kayo rin, ano, gumaganyan, no? Di ba? Maliban doon sa, ano, anong skills pa niyo, or anong mga paborito, mga gusto pa ninyong gawin? Maliban sa pagsasayaw ninyo, sa pag-modeling ninyo, ano pa mga gusto ninyong gawin? Yes. Minsan po ako po nakikipaglaro. Minsan nag-drawing. Ah, drawing. Artist tong batang to. Ikaw. Sa akin, minsan ako na nag-play tapos mag-drawing din. Ano din, usually, ano din drawing ninyo? Mga cartoons or ano? Opo. Okay. Anong gusto nila maging paglaki nila? Artist sa akin. Ako po maging artista at maging doktor. Ay, galing. Ikaw naman, Be. Sa akin, artist. Maging artist. Ang galing, oo. Okay. Maliban sa pagiging artist, ano pa? Wala na. A model din. Ah, okay. Yes, oo. Anyways, very cooperative naman na sila, Mami. Pati ang sa school. Yes, tama lang po yung Mami, supportahan natin. Kasi may mga magulang na, hindi anak, gusto ko maging ganito ka. Yes, masyado stricto na. Minsan tayo kasi parents tayo. Meron kasi no, Doña Carmen, family of doctors, lahat ng mga tatay na doktor, nanay doktor, gusto nila pati mga anak nila maging doktor. Yes. Eh paano kung hindi 'yun ang
capacity yun nga, ng yun bata. Yun ang nangyayari. Minsan napipilita lang maging doctor because dahil sa family, background, ganyan. Pero sa totoo lang, hayaan natin ang mga bata kung anong gusto nila. Basta hindi lang masama. Yes, suportahan lang natin sila kasi minsan, like me, sa sobrang takot din ng nanay ko noon dahil nasakitin ako, medyo na-stop niya yung mga gusto kasi running ako before eh. Mahilig ako sa track and field. Okay. So, na-stop ako doon, sabi, kaya nanon ng nanay ko, parang bumaba yung tiwala ko sa sarili ko. Okay. Nakakababa kasi ng tiwala. Di ba nakwento mo sa akin, gusto mo mag-doktor dati? Yes. Pero inaano din ng nanay ko rin. Pero ngayon, ano ka na ngayon? Ano lang ngayon? Ngayon, ito, as broadcaster na lang. Akala ko, conductor. Ay, wag na mag-conductor. Kunin mo na rin yun, at least na rin yung doktor. Anyway, sige. Thank you very much, Wendy so much. And Jayden. Sana makabalik kayo dito. Nabuo na kayo. Hima kayo sa grupo, diba? Say hello kay ano, sinong nawawala sa atin ngayon? Ay, mag-hello naman kayo sa kasama ninyo. Hello, Andre! Si hello, Andre! Oo, sana susunod kasama ka ng Andre, ha? Oo, sama na kayo. Para na mag-grupo, para makita natin sila lahat dito sa likod natin na nakatayo sila lahat. Okay, oo. Okay, so okay, thank you very so much, Wendy. And, okay, so ito lang po muli, isang awitin naman para sa mga nanay. Yeah. Tayo nagbabalik dito sa DWBL Sparkling Radio Program. Time check 10:43 AM. Ayan, oo. At ito po muna yung Tito Johnny M. And then, magaling, maganda itong ating kids on the moves. Kaya lang kulang sila isang member, hindi nakarating ngayon. At ngayon naman, katabi natin. Yes, ang aking... Ang paborito ni Coach Net. Yes, ang aking... Naku, napakatagal ko na itong hinaantay. Grabe. Three years na kami din. Mapakilala muna. Ang kanyang skills is modeling and playing guitar drums. And singing. Kanina ang galing niya kumanta. Yeah. So, pinapakilala po namin si Jack Kristen Rubio. Si yes. Jack. Hello, mag-hello kay Jack. Hello po sa inyo. Husky ang boss. Oo nga eh, parang Renz Berano lang eh. Ang guwapo talaga nitong batang to. Gustong-gusto ko sa kanya, sir, yung ngiping niya talaga sa kanya. Talagang grabe. Mm-hmm. Natutuwa ako sa kanya to eh, sa kambait na bata. Workshopper ko to before. Okay. 3 years ago, 2014. So, kinonta ko lang si Mami yung pala. Si Mami, inaantay lang niya na kontakin ko siya. Si Mami Lin. Mami Lin. At kasama si niya, sino kasama mo, Jack? Si yung ate ko po, tsaka po yung si Kuya Deroy po. Ano pangalan ni ate? Ate Line po. Ate Line. At si Kuya? Si Kuya Deroy po. Okay. Ilan ba kayo magkakapatid, Jack? Apat po. Pang ilan ka? Bunso po. Ah, bunso. Bunso, pero mabait tong batang ito. Saka gwapo ah. Ang gwapo niya talaga. Tanggalin mo anak yung salamin mo na. Mamaya ka na magsalamin pagka magbabasa ka na. Wala naman siyang babasahin, walang nakasulat dito eh. Wala nakasulat na. Alam mo na ang gagawin. Anong mo grade na mo na ngayon? 7 po. At saan nag-aaral? NCBA saan to? Sa may... Fairview sila. Layo okay nga sir eh.
sila yung di nakarating last week. Sila yung in-expect natin na guest natin, na, ano? Yes. Oh, oh. And then, sir, anong kumakanta grade din. Na? Oh, okay. Anong grade na? Anong grade mo na, na? Seven nga, sir. Seven, grade seven. Ah, sorry na. Nawala lang, nawala lang. Alam mo na, memory gap. Nakaganti ka dun, ha? Mamaya, babawi ako. Na dalawa na kita, sir. Dalawa na, matatlo pa ba kita, sir? Oh, tignan natin kung makakatatlo ka pa. Pero sa totoo lang, sir, itong batang ito, first workshop namin, day first and day, umiiyak. Ayaw niya mag-workshop. Sa totoo lang. Pero nung nasanay siya, ay siya gustong-gusto na niya. But hindi mo isama sa workshop natin sa Taytay, yes, Rizal? Yes, kasama sila ngayon. Ah, nice. Oo. Kasama natin sila ngayon. Kasi pang day 2 natin ngayon. Yes. And five, ano lang siya, session, ano? Yes, kasama na sila ngayon. Alam, sinabi na ni Mami. Ang go ano po siya doon, ang workshopper natin, at sa ang trainer natin doon, si Coach Net, kasama rin si Direct Sky, at ako naman po sa ano naman sa Churi naman, theoretical ako. Yes. Sila po sa actual. Actual kami. Alam naman ni Mami siguro 'yung ano ko. Mm-hmm. And then grabe tong batang 'to, magaling umarte 'to. Magaling umarte 'to, kaya lang na-stop siya because inaantay daw niya ako. Na-stop siya ilang, na 3 years. 3 years. Yeah. Naku, matagal 'yun, ha. Mm-hmm. Matagal sa isang ano kasi alam niyo in every seconds in showbiz mayroong the new star I is think born. This ito ang time niya, sir, kasi nakikita ko 'yung pag-grow ni Jack, talagang gwapo-gwapo tapos ang galing niyang kumanta. Pwedeng pasampulin natin siya, sir. Go! Go! Oh, gusto ko rin marinig yan. Pasampul ka nga, Jack, yung kanta mo kanina. Sige na. Chorus lang po ba? Sige. Oo. Go. I'm on my way. Driving at 90 down those country lanes. Singing to tiny dancers and I miss the way you make me feel. It is real when we watch the sunset over the castle on the hill. Nailove ako. Sa galing, ano? Galing ng boses tong batang to. Hindi ko, di mo pinarinig yan sa akin before. Ikaw nga, Doña Carmen, kumanta ka nga. Wag na. Tama na. bawi. Na-semp lang ako dyan na, kakantayin ko sana bitin walang ningning hindi na lang. Hindi ko mabasag si Doña Carmen kasi niya ako, ang laki na respeto sa ito, nagbabasagan tayo dito eh. Hindi, okay lang tayo. Hindi, talaga Mami, nagbabasagan kami rito. Oh. Pero sa totoo lang yung respeto sa kanya. Actually po, Mami, nagbabasagan kami dito. Ako binabasag niya. Eh siya, wala na akong mabasag kasi durug na siya. Wag na mga ganun. Oh. Durug na durug. At least may natitira pa. Sabi sa'yo, wag mo ako. Isa na lang lamang mo. Okay. Oh. Jack, Doña Carmen, ilang taong ka na? Wag mo na. Huh? Next question, please. Oo, ilan na sir, nga? Ilang taong ka na, sir? Nasa ako na nagtanong. Hindi, next question 38 niya. 38 ka, 38, ganon? 25. 25? Oo. Matanda gusto mo pa mag-26? Gusto mo pa mag-26? Yes naman. Ikaw, sir, ilang taong ka? 38? Gusto mag-39? Ano nga ulit si Jake? Hindi, alam mo, natuwa ako sa bata na to, tahimik kanina. Yes, totoo. Ganyan lang talaga karamihan siya, sir. Karamihan sa mga batang ano, tahimik. Pero pag pinakanta mo. Yes. Si Jack kasi, sir, mula na nakilala ko tong batang to, ganyan na talaga yung attitude niya na simple lang siya, tahimik, titingin lang, nakayuko lang, ganyan. Okay. Siya yung isa sa mga workshopper ko na talagang ang babait, yung mga tahimik. Sa kakasabay niya isang workshopper ko, si Sofia, na nasa Goen Bulilit na. Nasa Yay na rin yung batang yon, artista na yung mga workshopper kong yun. Kabatch niya yun. Oh, kasi natulog yung career niya 3 years. Yes, usually. Ano bang dahilan? Dahil wala si Coach Net? Lumayo po kasi yung workshop nila sa amin eh. Tapos ang pinuntahan nila ako dun sa office na yun, wala daw ako, hindi na sila tumuloy. Okay, pero ayan. Dito po, kasi dati na po namin kasama si Coach Net 2012 pa po ako sa kanila. Nung nagkakilala tayo, Mami, 2014. Oo, kaya yung mga chismis na bago lang siya, hindi totoo yun. May movie na nga dito yan sa atin. Yes, sayang mo na sila, sir. Anyways, si Jack, may gusto ka bang batiin? Batiin mo na, anak. Binabati ko po yung tatay yung nasa barko, tsaka yung... Ano pangalan ni Daddy? Levi po. Levi. Tapos yung mga kapatid ko po sa bahay, sila Kuya Nga, si Kuya Benz, tapos si Zumaira. Okay. Tapos pati si Nanay.
Oo, bait na bata to. Hindi nakakalimutan lahat ng gusto batiin. Maliban dyan, mayroon ka na bang teleserye na salian? Na, ano? Wala pa po. Wala kasi mo, na mahingi yung career yun niya. Yun na nga na mahingi kasi dahil ako eh, kasalanan ko to. Mo yan, doon niya. Kasalanan ko. Pero this time, ako sa'yo na. This time, very ano naman si Mami sa supportive naman. Babawi ako naman. Kay Jack. Alam mo yan, Jack. Na? Love ko to eh. Love ko tong batang. Kaya pala kanina, pinilit mo mag-ano talaga sa Taytay. Yes, talaga. Nakikinig daw sa atin na nag-message sa akin si Inyaki. Inyaki! Nakikinig daw sila si Tito Ben. Lagi na ako. Mayroon isang kapatid mo nandirito. Kasama namin. And papunta again, kami dyan. Pasalamatan uli natin si DFC Dante Francisco, ang barangay captain ng barangay San Isidro, Taytay Rizal. Ganun na rin si Kagawa, Juby, Habakon. Thank you very much po sa pag-accommodate ng mga workshoppers dyan sa barangay San Isidro. Since nandito siya, sir, pwede naman siguro tayo mamay para mahaba-haba exposure ng aking alagay. Habang nagbabalita tayo, nandiyan lang siya. Pwede naman. Sige. Okay siya. Kasi marami kaming balitakayan ngayon, anak. Yes. Marami kami. Oh. And then, pagbabalik natin, balitakayan. Diyan ka lang, anak, ha. Makinig ka lang para may matutunan ka. Kaya lang, medyo PG yung ano natin, ha. Kasi kailangan banatan natin ito, eh. Okay lang ba na natin okay siya? Lang naman siguro, 12 years old siya, medyo, andyan naman mother niya, okay lang po mami. Okay. Makikinig naman sila eh, at least hindi tayo nagmumura, wala tayong mga something na sasabihin na foul, so it's okay naman siguro yun. Mm-hmm. Okay, sige, diyan ka lang, kaya lang hindi siya pwede makapagsalita doon. Okay lang, at least okay makikita siya dating niya sa YouTube, diba? Sige, bigay natin tong awitin para sa ating mahal na presidente. Ito pong advice namin sa inyo. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tamang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong titipin. Kung papatulan mo, ilalo ka lang Nosi pala sino ba sila? Nosi pala sino ba sila? Yes! Sino ba sila? Yan, para sa mga naninira sa ating mahal na Pangulong Duterte. Nosi Balasi, sino ba yung Pangyanis na yan? Nosi Balasi! Naman, sino ba? Nosi Balasi, yan, Trillanes na yan, yung mga yellow tards na yan. Ito na. Hindi pa naupo yung tao, puro paninira, puro impeachment. At ngayon, ano nangyari sa kanya? Ayun na. Ha? Sa BBC. Kaya napahiya siya. Alam mo, yan, alam mo sir, ito, na-search ko. No. Na nag-research si Stephen Sokor sa Pilipinas. Yes, Sokor. Tama? Yes. Nag-research muna siya before niya in-interview si Trillanes. Kaya nagulat tayong lahat. Nagulat lahat. At napahiya hindi si Trillanes. Hindi ko alam. Ito yes, si Trillanes na turingang senador siya ng Pilipinas. Mm-mm. Hindi ko alam kung paano nakalusot yan eh. Ano yan? Dahil sa awa na naman siguro ng tao natin. Ng mga, alam mo, mga Pilipino masyadong maawain Ang problema sa kanya, ang dami niya sinasabi, taliwas doon sa na-research na research ni Stephen. Kasi based on Stephen Sokor, gumanda ang economy ha ng Pilipinas. Mm-mm. Pero sa kanya, siya pa man din Pilipino ba yung sundalong kanin na yan? Okay. Alam mo sir kasi ang problema kasi hindi muna siya nag-iisip bago magsalita. And then sir, sa totoo lang ha, mayroon siguro siyang inaano, something na alam mo na. Anyways, alam mo si Senador naman kasi magsalita. Si Senador Enrilen. Yes, natawa rin siya at tinawag niya na ampaw or apa si Trillanes. Totoo yan, sir. Saka alam mo ba binanatan din siya kanina sa isang interview. Alam mo na pwedeng makasunod something like that. Alam mo, dapat talaga pag-aralan nun sa Senado sa Ethics Committee nila isang panayang kaso yung Trillanes
kung tama pa ba yung pinagagawa niya. Yes, I think ganun. He's out of order. Yeah, I think so. Mm-hmm. Oo. Kasi sa totoo lang, Senator Trillanes, before po kayo mag-talk, before po kayo mag-ano ng mga opinion ninyo, alapin po muna ninyo kung tama yung mga sinasabi ninyo. Naku, kasi hindi makikinig sa atin yan. Hindi siya makikinig. Ang tanong sa kanya ni Stephen Sacker, are you a Democrat? Ang sagot niya, yes. No, I'm from Nationalista Party. Yes, yun na. Bobo! Nakakapag-init ka ng dugo. Sir, good Sunday tayo. Huwag ka mag-init ang ulo kasi mayroon tayong workshop mamaya. Baka madala mo doon. Hindi, hindi. Kasi alam mo, alam mo ikaw, ikaw sundalong kanin, malapit ka ng maban kasi mababan, pinapaban na yung Andy Rice. Yes. Parang alayo, ano? Parang wala kinalaman. Natatawa tuloy sa atin si JK. Baka hindi, maban siya. Kasi alam mo, ang mga reporters na yan, hard talk, yeah. Si Stephen Sacker yan, bago yan kumuha ng mag-guest na i-guest yes, na, pinag-aaralan niya. Pinag-aaralan niya. Yun ang matalinong tao. At saka sinasabi niya, ha? Wala daw alam sa economy ang si Presidente Digong. Eh samantalang Mayor of Davao City yan. Eh si Trillanes, ano ba yan? Isa lang yan sundalong kanin. Ha? Ang tagal na, walang sir. Walang ginawa niya. Matagal kundi, na, sir. Kundi palpak na kudeta. Yes, matagal na. Matagal palpak na kudeta. Yes. Kundi pa yung nakita ko yung picture niya, binitbit yan sa sinturon eh. Talaga? Oo. Hindi ko nakita yun ah. Eh ngayon, hindi mo na siya kayang bitbitin sa sinturon. Ang laki na nang tiyan eh. Nasabi niya, si Duterte daw, anti-poor. Uy, teka. Oo. Sir, alam mo, sa, tungkol nga dyan sa mga ganyan. Naghirap nga ang Pilipinas dahil sa kanila eh. Eh, samantalang itong tao, 1 year pa lang, nitong June, na naupo. Mm-mm. Pero kita mo, ano sabi ng ano ha, based on the research of Stephen Sacker, gumanda nga ano ng Pilipinas economy. Yes, tumaas ang rating. Economic success as per World Bank of World Bank, ha? Yan ang report. Yes. So, gumanda economy. Ano sinasabi nila na hindi? Is opinion nila. Opinion nila. Opinion nila na hindi sila nagsesearch kung anong inuopinion nila. Yun ang nakakahiya sa kanila. Diba? Dapat magsesearch before ka magagawa ng mga... Pero ngayon, ito, promise, Trillanes, hindi na kita tatawagin na kanin. Ano na? Sinangag. Bilosa siya ni ano, Stephen Sacker. Yes, talaga, napahiya siya. Grabe doon ang pagkapahiya niya. Oo. Sobra. Pero parang sa totoo lang, sir, yung kasunod natin balita, yung fake news na yan, parang ganun sa kay Trillanes. Alam mo, yung fake news na yan, hindi nila papayagan yan. Mawawala na ng privilege kumuha sila ng fake news against our president. Tama eh, dapat nga may sa batas na to eh. Kasi mga fake news na yan, hindi nakakabote, alam nakakasama mo, yan. Ang maganda dyan, i-review yung pardon na binigay kay Trillanes. Uh-uh. Pangalawa, ethics committee. Oo. Uh-uh. Kayong mga senador dyan, total, ako ang boss nyo eh. Di ba? Mga public servant sila eh. Kami ang boss nyo, papayagan nyo ba yung Trillanes eh? Magpuputak na magpuputak yan? Asan ang ethics committee nyo? Wala. Hindi ba pwedeng imbestigahan nyo naman si, ano, si Senador Trillanes? Kasi ano, sumusogo na yan eh. Takot ba kayo mag-imbestiga sa kanya? Yun ang tanong ko lang. Takot ba kayo mag-imbestiga kay Trillanes? Alam mo, nakakatawa siya. Pinakinggan ko, inulit ko yung inulit interview mo sa kanya. Inulit mo lang kanina talaga. Talaga nakatutok ka eh. Talaga lahat ng sinasabi. Yung mga words kasi by words. Kasi tayo as licensed KBP, kailangan bago tayo pumutak dito sa harapan, dapat alam natin. Yes. Na-search na natin at nalaman na natin lahat. Hindi kagaya niya na puro ano, ang kanyang researcher kasi eh, kundi si dalawa eh. Sino? Si Haka-Haka tsaka si Kuro-Kuro. Tama. Oo, yun ang mga researcher niya. Eh, sa batas na po ninyo yung fake news na yan para matapos na po tayo, para hindi na po para hindi na kayo magdadaldal dyan na walang kwenta. Nakakaloka na kayo. Walang kwenta po yan. Mm-mm. Okay, sir. Time na naman natin. Inabot na tayo ng isang oras. Ang ganda pa man din ng talakayan. Trillanes, hindi kita tatantanan. Babalikan kita hanggat ikaw ay pumuputak na hindi magaganda. Yes. Okay. Opo. Lumipas na naman po isang oras ng ating talakayan dito sa SRP Sparkling Radio Program. Yes. DWBL 1242 kHz AM Station. Muli po tayo magsama-sama sa darating na linggo, ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Ito po yung lingkod, Tito Johnny M. And ako naman po, si Net Canosan, nagpapaalam po sa inyo, good Sunday, good vibes, good morning, and thank you so much.
God bless. Yes, and thank you very much also sa ating mga naging guests. Yes. And also we have Jack. Jack, yes, thank you ka Jack, sa ating thank, ano. Thank you po sa inyo. Yes. Okay. Okay, thank you. And thank you po sa ating lahat at patnubayan po tayo ng Poong May Kapal. God bless.